What's up mga ka-YouTube? This is Bernard Lopez. Welcome back to my channel. Into this video, pag-usapan ulit natin si iPhone XS Max after using it 1 month. So, ito muna ulit ang ating topic, si iPhone XS Max. So, unahin na natin yung kanyang battery. Mayroon siyang 3,174 mAh as a cellphone user, guys. Tayong mga mahihilig sa cellphone or sa iPhones, yung ating tinitingnan din is yung battery niya. Battery life, kung gaano siya katagal ang buhay. So, siyempre, example, tayong mga nagsiselfone, gusto nating matagal talaga yung battery, lalo na kung umaalis tayo ng bahay. So, yung hindi tayo magkukumahog na mag-charge, maki-charge sa mga malls, yung ganyan. So, ang gusto natin talaga is aabot siya ng maghapon hanggang sa makauwi tayo sa bahay. So, yung experience ko sa battery ni iPhone XS Max, yan. So, example, sinarge ko siya ng fully charge sa umaga, yan. 100%. So, normal use, inaabot siya ng hanggang 11 ng gabi na mayroong 5%. So, yun. Normal use lang siya. Hindi siya masyadong gagamitin ng Facebook or hindi siya mag YouTube, yung mga ganyan, mga hard use, yung mga ganyan. So, abot talaga siya ng 11 PM nang meron ka pang iiwan ng 5%. So, yung mga hard use naman, pag-usapan natin, yung mga Facebook, Instagram, YouTube, yan. Talagang lalaspagin mo yung battery niya, isaabutin siya talaga ng 8 hours yan. Pag ako kasi gumagamit, guys, minsan hihinto, minsan gagamitin ko Facebook, YouTube, yan. Inaabot naman siya ng 8 hours sa akin. So, sa akin yun ha, yung experience nyo is comment down below about battery, kung gaano siya inaabot pag kayo ang gumagamit ng inyong iPhone XS Max. Yun, yan, ino-on ko palagi yung kanyang battery saving, yan, para naman yung battery natin, ng battery ng iPhone XS Max ko, talagang isinisave niya yung battery hanggang maghapon. So, dumako naman tayo kay screen niya. Sa screen niya is meron siyang 6.5 inches, yan. So, talagang malaki siya, guys, pagdating sa display, at meron siyang Super Retina OLED display na talagang bibigyan ka ng maliwanag na screen, sharper screen. So, okay na okay siya. May enjoy nyo siya pagka kayo nag-games. So, talagang magandang laruan ng games dahil sa kanyang display. Si iPhone XS Max ay mayroong dark mode, night shift, at saka yung true tone, yan. So, yan yung mga pwede mong pagpilian sa kanyang display. So, yan, pati panunood ng YouTube, yan. So, okay na okay siya. Ano uran talaga ng kanyang screen. You can stretch the screen. Ipipinch mo siya para mag-pull. Para mag-pull screen siya. Even now, in 2020, there's not much I can say that you're probably gonna be disappointed. As usual, meron siyang notch, pero hindi naman siya balakid na para sa akin. Pag nasanay na kayo na merong notch ang inyong iPhone, parang baliwala na. Yan. Notch na yan. So, dito naman tayo sa kay camera. Yan. Camera ni iPhone XS Max ay mayroong 12 megapixel at 12 megapixel wide. So, dalawa lang yung kanyang camera. Pero actually, hindi ko naman kailangan ng ultra wide na yan sa camera na kagaya ng kay iPhone 11 Pro, Pro Max, iPhone 12 Pro, yan, iPhone 12 Pro Max. Actually, mas gusto ko yung design ng camera ni iPhone XS Max or iPhone X, iPhone X pala, iPhone XS, kasi maganda yung pinakalikod niya,
yung design niya kahit kumpara dun sa mga bagong iPhone na labas. At yung selfie naman niya is 7 megapixel yung kanyang pinaka-camera sa selfie. So, okay pa rin naman ang kanyang selfie. Actually, ginagamit ko si yung camera ni iPhone XS Max ng pang-vlog ko. Pwede kong lagay yung, i-comment ko yung link ng camera test ni iPhone XS Max para naman makita nyo yung quality or yung ganda ng camera niya pagdating sa video at pagdating sa photos. When it comes to Wi-Fi connectivity, si iPhone XS Max ay the best. Actually, kay Note 9 ko, nagkaroon ako ng hard time pagdating sa notification dahil late dumarating yung notification kay Note 9. Samantalang kay iPhone XS Max ko is talagang right away. Nalalagay agad yung notification, lalo na sa mga YouTube notification, Facebook, Messenger, yan. Maganda siya sa connectivity niya. Tinanggal ko yung case nitong iPhone XS Max ko para naman na ma-share ko din sa inyo yung pakiramdam pag hawak-hawak si iPhone XS Max. So, medyo may gas-gas yan. Hindi naman siya gas-gas. Ano lang siya, yung parang yung paint niya is natanggal dahil kacha charge. So pag hawak ko si iPhone XS Max, dahil stainless steel siya, is talaga namang parang napaka premium hawakan. Wait lang, yung aking Note 9, ito ang problema ko kay Note 9. Dahil hindi siya nagpo-focus agad sa bagay na gusto kong i-focus, sa iba siya nagpo-focus. So, mabalik tayo. So, yun, mabalik tayo kay sa topic natin. Yun, dahil nga stainless steel siya sa gilid, yung pinaka-premium niya is talagang premium siyang hawakan kaysa dun sa mga aluminum frame. Pag hawak mo siya, talagang modern siya. Napaka-grippy niya. Pero, gusto ko talagang merong case ang phone dahil nga protection na rin. Yun, premium siyang hawakan, maganda. Box, ano siya, medyo rounded yung gilid niya. So, talagang masarap hawakan. Dahil nga napakalaking phone nito, hindi bagay ilagay sa ano yung tawag doon, sa inyong bulsa. Dahil malalaki nga, lalo na kung yung suot mo is yung pitted na pants, pitted na shorts. So, talagang magiging masikip siya sa inyong bulsa. Yan, yung maganda lang siyang ilagay sa mga bulsang loose, kagaya ng aking bulsa. Yan, ilagay natin. So, yan. Okay na okay siya sa mga bulsang loose. Okay, ilagay nyo na lang sa inyong sling bag. Alam ko sa marami nang gumagamit na sling bag. So, okay na okay siya. Yan, yung aking experience sa paggamit nitong iPhone XS Max. Yes, na-enjoy kayo. So, yung mga wala pang iPhone XS Max na nagbabalak kayong bumili ng iPhone XS Max, I recommend you buy it. Bumili kayo at i-enjoy nyo yung cellphone. Dahil talaga namang maganda pa siya kahit 2018 model na siya. For vlogging, astig ang camera, astig ang battery, long lasting battery. Okay yung yung camera niya, good for vlogging, selfie, rear camera 12 megapixel, saka may wide. Hindi kayo magsisisi pag kayo bumili ng iPhone XS Max. So, dun sa may mga iPhone XS Max dyan, please comment down below yung mga experience nyo sa paggamit ng iPhone XS Max. Yung mga hindi ko nabanggit, please comment down below din. So, that's it guys for today in this video.
Thank you sa panonood and always wear mask paglalabas and keep safe. Peace.